kapatid ko si Bongo. Pero ang pumirma ng birth certificate ko si Pacifico Edwin Marcos. Yung kapatid. Si Bongo, kapatid mo? Anak ako ni Sina, anak ako ni Ferdinand Marcos. Senior. Senior. Kay Doña Remedios Cariño Antonio. Yung presensya ng Cordillera. Bakit po si na... Ang pumirma ng birth certificate ko si Pacifico. Ibig dahil sabihin, sa pirma lang siya. Pero sa biological father... Si Ferdinand Marcos. Si Ferdinand Marcos. Kaya pumakoy. Ang tatay ko. Kaya ganyan ako katapang. They stole the name that's supposed to be mine. Eh, yung... Nanay, ibig sabihin... Nanay ko dapat ang talagang asawa ni Presidente Marcos, hindi si Imelda. Kaya nga sabi niya eh. Si Don Isabelo Antonio, asawa ni Doña Maria Cariño. Ang anak nila, si Doña Remedios Cariño Antonio, yung aking ina. Si Don Mariano Marcos, mahirap lang yan. Tauhan niya ng Don Isabelo Antonio. Si Doña Josepa Edralin, ang talagang may pera. Magkukumadre yan. Nagkasundo sila. Dapat, ang unang anak na panganay na lalaki ni Don Mariano at ni Doña Josepa, ikakasal sa unang anak na panganay ni Don Isabelo Antonio at saka ni Doña Maria Cariño. Si Doña Maria Cariño, kapatid ni Mateo Cariño, yung chief plain ng buong Cordillera. Yung tinatawag na meron tayo sa ating konstitusyon na Mateo Cariño Doctrine. Meron tayo yan. Kahit i-type mo sa Google, Mateo Cariño Doctrine. Pag sinabing doctrine, batas sa Republika ng Pilipinas. Makikita mo sa Google yan, Mateo Cariño Doctrine. Mateo Cariño Jose. Doctrine, nasa Google yan, Mateo Cariño Doctrine. Eh kaso po, tanga, sundalo si Makoy, mamamatay na sa gera sa Bataan. Nanay ko kata, panganak pa lang. Nag-aaral ang nanay ko sa UP. Pag-graduate na, University of Baguio. Si Ferdinand Marcos, Speaker of the House. Nagkaroon ng Miss Manila. Si Imelda yun eh. Miss Manila. Nagalaw ni Makoy si Imelda. Hanggang sa binlockmail na ng Romualdez si Marcos. Lumuhod si Ferdinand Marcos. Kaya pala ano? Pakinggan mo na. Kasi lumuhod si Ferdinand Marcos sa lolo ko. Sa Lolo Belo. Tinawag ni Lolo Belo si Berong Bulag. Yung Berong Bulag, yun yung pinaka-leader ng Balahap. Tauhan ng Lolo Museo, ng Lolo Belo. Lumuhod si Ferdinand Marcos kay Lolo Belo. Ang sabi niya, Amang, when I undertook the experiment, I know I had to pay the price. Kasi nag-experiment siya kay Ferdinand. Tinira niya si Mente. Ngayon, kasalan na. Nabigla yung mga Antonio at Cariño. Eh, puro mandirigma yan. Si Doña Maria Cariño, brad, may-ari ng buong Cordillera yan. Ay, katabi ng Cordillera, Ilocos Norte. Oo, katabi lang yan. Magkatabi lang yan. Pagbaba mo ng bundok, Ilocos na. Kapag na Ilocos yan. Magkumadre yung lola ko at saka si Doña, si Lola, Doña Josepa Edralin. Kaya pala mo. Tandali. Sige. Kaya mo matapos. Ngayon, sabi ni Marcos Lumon yan, Amang, when I undertook the experiment, I know I have to pay the price. But it should not to be Imelda who pays such a price. Kasi ang order ni Lolo Belo, paayin lahat ng Romualdez hanggang third degree generation. Yun ang order ni Isabelo Antonio. Ni Don Isabelo Antonio. Ang in-order niya, si Berong Bulag. Napilikula yung pangalan Berong Bulag. Si Anthony Alonso ang gumanap. Yung pinakamatigas na guerrilla sa buong Pilipinas. Berong Bulag, yung parang pirata. Bulag ang isang matanong. Oo, yung parang pirata. Si Berong Bulag. Ngayon, sabi ng lolo ko, sige, patatawarin kita, pero dapat matapad ang kasunduan. Kailangan magkaroon tayo ng anak ni Rene. At ayoko isilang ang apo ko na walang kinikilala ka. So, nagpakasala si Imelda at saka si Bobo. Kaya si Ferdinand, nagkaanak na sila. Tatlo. Si Mama nun, ayaw na makapagkita kay Efe. Ayaw niya naman. Eh, wala siyang magawa kasunduan. So, nagpunta sila ng Belgium. December 22, 1978. Kung yun ako nagkakamali. Oh, saan na pa rin?
1978, December 22, 1978, nagpunta sila ng Belgium. Doon ako binuo. January, umuwi na si Mahon sa Pilipinas. March, umuwi na mga binuo. December 1979. Eksakto, siyang nagwan. Tapos kung sinilang ako, ang pumirma sa birth certificate ko, si Pacifico Edrad yung Marcos. Bakit hindi si Marcos? Hindi pwede, Brad. Masisira ang pamilya, Brad. So at least, daladala ko pa rin yung pili ko, Marcos. Ngayon, kaya pumutok yung balita din na anak daw ako sa labas. Pero ang birth certificate ko, paano ko nasa labas? Eh, Pacifico yan. Yun ang pinikilala ko naman. Ngayon, may isa marami kumukwestiyon. Eh, bakit sila nono, anak din ng Pacifico? Pero no question na lang. Ganyan akong kabilas. Kaya pala. Ngayon, dahil sa sobrang hinanakit ko noong 2008, sobrang hinanakit ko, nagwawala ako sa Ilocos. Buhay pa yung tiyahe ko si Corona. Siya lang ang umahago sa akin. Sabi niya, hindi ko, tita, they stole the name. That's supposed to be mine eh. Ako dapat yan eh. Francis, ano pa bang problema mo? They have the name. You have the gold. You have me. Mahal kita eh. Kaya pag nasa ospital, na-ospital yun, ako lang ang pinapagtawag. Kaya paborito pala. Pero yan, hanggang tayo na lang naaralan yan. Tapos na yan. Basta, ang alam nyo, ako, Marcos, tapos. Yun na yun. Kaya pumutok yung sinasabi ni Marita na, anong ano sa labas eh? Anong anak sa labas pinagsasayo yung putak ino mo eh? Pasipin ko tayo. Narinig ko nga, di ba nag-usap kayo? Video call. Narinig mo ba yun? Oo, narinig ko yun. Anak sa labas, hindi mo dala ka pilido, Marcos. Ganoon tayo nga eh. Ano, anak na... Anak sa labas. Eh, ano, anak sa labas? Hindi, Marcos! Hindi, ang... De, pwede mong dalhin. Hindi, pero... Wala na kasing illegitimate child niya yun, Brad. Ah, wala na nga lang, sa bagong batas. Wala na. Wala na dati may illegitimate. Wala na. Eh, pwede mo nang dalhin eh. Na pilido sa bagong posisyon. Mga pangyari yan. Kaya pala yung sistema ng ligawan nila, Marcos, sa ano, sa istorya nila, 11 kasi, days of hindi, ganito yan. A courtship. Nagalaw ni Marcos. Nagalaw ni Arsenio Lacson si Imelda Umaga. Pero totoo yun. Totoo yun. Nagalaw talaga ni Arsenio Lacson si Imelda Umaga. Hindi alam ni Marcos yun. Nagalaw ni Marcos si Imelda gabi. Dahil gustong manalo ni Imelda sa Miss Manila, eh si Marcos ang judge. Si Lacson naman ang host. Kasi siya yung mayor ng Manila eh. Ayun, sino ba blackmail ng Romualdez? Si Lacson na matanda o si Marcos na binata at saka Speaker of the House? Senate President pa? Ay, siyempre si Marcos. Kaya nagkaroon bigla ng kasalan. Putang inanala. Pero yung istorya ng kay sinasabing si Aime, anak ni Lacson, totoo ba yun o hindi? Totoo yun. Kung pwede. Ibig sabihin, isang... Pwede. Basis lang nagalaw, nabunti sa dad. Hindi natin masabi. Kumpertil si Imelda. Yun, kumpertil talaga. Diba? Hindi natin masabi. So may possibility. Pero, nung nabalitaan yung kasalan, putang ina, ang tinawag agad ni matandang belo si Vero Gulag. Alam mo kung ilay babayad? Isang baul na pila. Patayin lahat ng Romualdez. Walang matikira, pati si Commission hanggang third degree generation ng Romualdez papatay. Buti hindi rin nangyari. No? Lumuhod si Marcos, si Presidente sa Lolo. Kaya po nga ko eh. Lumuhod niya ang eksaktong words, ha? Amang, I know when I undertook the experiment, I had to pay the price. But it should not to be her, nor to be my child in her womb. Who pays such a price? I'm willing to pay the price. Ano po ba ang gusto niyong gawin ko? Mapatawad niyo lang kami. Mapatawad niyo lang ako. Ang kasunduan ay kasunduan. Sige! Kailangan magkaroon kayo ng anak na Remy. Punta ako yung dugo na tumubo sa Edralin, Marcos, Carino at Antonio. Ganong kabangis ang dugo ko? Puro mga dato. Kaya ang tawag ng mga general sa akin, Apo Francis. Lahat ng general ko, sila General Ijo, ang tawag sa akin niya, sila General Acorda, Apo Francis. Si General De Gracia, Apo Francis ang tawag sa akin, puro Apo Francis. Yan, may lumalabas na ano, anak daw ako sa labas. Ngayon, ating na lang yan.
paglabas natin dito, wala nang magtatanong. At ayoko nang bubuksan niya yan. Okay. Mismong sila, hindi nila alam. Kaya kasi pinasarado ko yun. Okay. Importante alam natin. Hindi na natin kailangan i-spread yan. Basta okay. Importante. Eh, ang importante nga, alam namin. Kasi mas ngayon, mas malalim ang dugo mo talaga. Malalim ang dugo? Ang dami ng pinagmulan eh. Samantala si Bongbong, nakapix lang dun sa isang lahi. Ikaw, lumakad pa yung lahi mo sa nanay, sa tatay. Lolo, sa tatay. Naalala ko bigla yung... Si Bongbong, kaya ano lang yun eh. Kay Apo eh. Apo lang. Kaya nga, naalala ko bigla yung... Pinagmulan niya pa. Dahil ang nanay niya, iba eh. Ang nanay ko, Carino. Carino eh. Hindi, ang nanay ko, anak ng Don Isabelo Antonio at Doña Maria Carino. Dalawa na, yung agad, Mariano Marcos, dalawa na agad yun. Nanay. Yung Mariano Marcos, iskeler ng kahoy ng Lolo Milio yun, ng Lolo Belo yun. Alam niyo yung kahoy, iskeler. Tigasukat ng pine tree. Yung si matandang Mariano, tagasukat ng pine tree ng Lolo ko yun. Nung binata. Eh magkumadre yung lola ko, si Doña Maria, tsaka si lola ko na Doña Josepa, magkumadre yun. Eh dalaga pa yung Josepa, pinakilala ngayon ng matandang Belo, yung matandang Mariano. Naging mag-asawa sila. Pang-usapan, yung mga anak-anak nila na panganay, mag... Pero bossing, yung tungkol sa'yo, alam ni Imelda, hindi. Ang nakakaalam lang, sila... si Fortuna. Yung bunsong kapatid ni Presidente. Yung bunsong kapatid. Sila Bongbong, hindi rin alam. Hindi ko lang alam kung sinabi na tiyahe ko. Kasi hindi rin siya kumikibo kahit anong banat mo eh. Bagay, kaya pala nagagalit na si Bongbong. Iniiwasan niya rin magbangga to kasi galit na galit na to. Dapat kahit pa paano lalap mag-words din siya. Wala eh, di ba? Ibig sabihin, sapaw. Baka ipadala ko sa iyo. Yun lang sinabi ko. Baka ipadala ko sa iyo lahat ng... na-resibo ko. Maubos lahat ng kabuhayan mo. Hindi ka makabayad. Kaya ngayon, nung nanggalit yung ano, yung mga loyalists. Eh, kaya nga, mas dapat ka talaga, bossing, tumakbo ng politiko. Kasi ang dugo mo, mga dugong dugo. Hindi, kasi ang problema kasi dyan. Kasi ang kailangan ng Pilipino ngayon, yung mga tulad mo. Correct. Tumakbo na ako eh. Underage ka na eh. Oo, pero punta lang ito, ito lang. Nung tumakbo ko, bakit tahimik sila? Eh kung pwede ako, punta ko kontra yan. Kontra yun, huwag mong gamitin ang pwede namin. Ah, tsaka si Jessica Soro. Isang pwede Marcos, tumakbo sa pagka-senador. Eh hindi ganun eh, sabi ni Jessica Soro. Underage naman para sa senatorial election, ang 33 years old na si Francis Leo Marcos. Dapat kasi, hindi bababa sa edad na 35 ang edad ng tumatakbong senador sa araw ng eleksyon. Na-out! Eh di dapat nung palang, kekoy na ako. Ano ba? Kaya nga ngayon, tumakbo ka na. Lalo ngayon, marami ka ng mga natulungan. There will be a right time for that. Alam mo, Ferdinand, maging humanitarian pa ako ng ilang taon. Sabay babanat ako. Boom, nandiyan kayo sa tatlo. Pinag-iisipan ko, 2000, itong next election o 2022. Kung tatakbo si Amy ngayon, hindi mo na ako tatakbo. Magpapail tayo, nasamahin niyo ako, sabay pagdating ng quorum, magwi-withdraw ako ng candidacy ko. Ayan, magwi-withdraw ako. Your Honor, I withdraw my candidacy to give way to the incoming senatorial aspirant, Amy Marcos. And however, I ordered all the men and women under my command to support the candidacy of Maria Imelda Romualdez Marcos. To accomplish the given assignment. Nakakota! Diba? Putang ina, nag-withdraw si Francis para kay Amy. Bang! Tutok ang camera doon. 2022, wala nang tatakbo sa Senate. Boom! Pero may kasabilidad na tumakba si Gob. Meron. Meron. Wala na mga kaalam niya. Oh. Kaya minsan, hindi may iwasan. Pumuputo yung salita. Family yun. Kung talagang si Richard Camarita nagtanong-tanong, baka mamaya nagtanong kay Vice Governor Angelo Barba, nag-spill ng konti, eh, syempre, yung mga bata, sila nakakaalam. Yung auntie ko, at saka lahat ng anak niya. Pati nga pala Barba, no? Oo. Okay, alam ng anak niya kasi nasa akin lahat ng passport nila eh.
baka mamaya eh, kasi magkaaway kami ni Kito, nasa hawak mo nung nakaraan yun eh, matanda yun, pero matanda sa akin na kaso, hindi mo papagod ako. Eh, may pagka parang onyi-onyi kasi yun eh, alam mo yun, engot-engot eh. Eh baka biglang doon nagtanong si Riri, kasi pakalat-kalat doon sa Kapitolyo yun eh, si Chito. Matanda na yun. Baka, wala tayong apat din yung matanda na. Hindi naman gano'ng katanda, mga edad 50, kaya. Eh, matanda ng 3 taong kay Angelo, kay Vice Go. Na magkakamukha sila, saan ka yung passport, ano ka ba? Baka mamaya, natanong ni Richard Camarinta din yun. Ano ang ganda, ito yung Francis. Anak sa labas ni ano yan. Thank you po.